thank you. The more I find you, the more I find you, the more I love you, the more I seek you. Salamat, Lord God, for the privilege, Lord God, na binigay niyo sa amin to worship you, Lord God. And as we hear your word today, Lord God, let our hearts and minds, Lord God, focus on you, Panginoon. Hayaan mo na ikaw yung mag-feel, Lord God, ng word mo, Lord God, sa puso namin at sa buong buhay namin, Lord God. We give you back all the glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning, everyone. A blessed Saturday to all of us. Welcome to our prayer works. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Isang pinagpalang Sabado po sa lahat. Tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Heavenly Father, we come to you this morning with thanksgiving in our hearts for who you are in our lives, for continually giving us the gift of life, and for experiencing your presence and power. Give us, Lord, an open heart, open ears to receive your word with faith so that as we believe in your word,
we will be strengthened and encouraged. You are in control of everything that is happening around us. This we pray in Jesus' name. Amen. We are so grateful that for the past 3 Saturdays, we have been taught and reminded about Christ the Messiah, our Savior, Christ the Emmanuel, Christ is with us, and Christ the King. Today, we will come to our understanding by heart about Christ the Redeemer. Psalm 78, verse 35, they remember that God was their rock, that God Most High was their Redeemer. If you have read the preceding verses of Psalm 78, before we read verse 35, we have known the things that the Israelite did that somehow can mirror ourselves nowadays. Maybe we can also picture what is inside of our hearts. Kung nabasa po natin yung mga naunang verses ng Psalm 78, bago ang verse 35, siguro po ay masasalamin natin ang ating mga buhay or maaaring na-picture po natin ang laman ng ating mga puso sa mga ginawa ng Israelites. What did the Israelites do during those times? Ano po ba ang ginawa ng mga Israelites noong panahon nila? Una po ay stubborn and rebellious generation whose hearts were not loyal to God, whose spirit were not faithful to Him. Matigas ang damdamin sa Diyos at naghimagsik, isang lahing di marunong magtiwala at magtiis, ang pag-asa ay marupok at kulang sa pananalig. Number two, they forgot what God had done, the wonders He had shown them, the so many miracles He did in the land of Egypt. Nakalimutan na nila ang lahat ng kabutihan, mga gawa ng ating Diyos na kanilang hinangaan. Dividing the sea and led them through, guided them with cloud by day and light from the fire by night, split the rock in the wilderness, and gave them water. The Israelites continued to sin against God, rebelling in the wilderness against the Most High, willfully put God to the test. Ang Israelites ay patuloy rin sa kanilang mga kasalanan. Sinuway ang Diyos, sadya nilang sinubok at ginalit ang Diyos. They did not believe in God or trust in His deliverance. Ayaw na nila sa Diyos ay magtiwala at sa pangakong pagliligtas ay ayaw nang maniwala. Alam din po natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa mga Israelites when they put Him to the test. Yes, nagalit po ang Diyos sa ginawa nila, but then again, yung pong pag-ibig ng Diyos sa kanila ang namayani. God opened the doors of heavens and rained down manna and meat for the people to eat. Israelites kept on sinning in spite of His wonders. They continue not to believe. Sa verse 34 po ang sabi, whenever God slew them, sa New Living Translation po, when God began killing them, they would seek Him. They eagerly turned to Him again. Subalit, noong lilipuli na sila ng Diyos, nagsisi ang karamihan at sa Kanya ay nagbalik loob. And in verse 35, they remember that God was their rock, the God Most High was their Redeemer. Noon nila, lagunitang ang sanggalang nila ay Diyos, ang kataas-taasang Diyos ang kanilang manunubos. Ano po ang lesson pwedeng nating makuha dito sa Psalm 78 na to? Sometimes forgetfulness of God's work is the cause of disobedience to Him. Alam ko pong marami ng ginawang himala ang Diyos sa buhay natin na kung minsan ay kinalimutan na natin at naging dahilan para tayo ay hindi sumunod sa mga kautusan niya or sa mga alituntunin na pinapagawa ng Diyos sa atin. Sometimes, we tend to take lightly the patience,
warnings and mercies of God that cause us also to harden our hearts against His word. May mga pagkakataon naman na dahil sa alam natin na sobrang lawak ng pasensya or patience ni Lord, kaya maski na may mga warning na siyang ibinibigay sa atin, ay hindi pa rin natin binibigyan ng pansin. Hindi pa rin natin binibigyan ng tamang pangunawa. At eto pa po, dahil alam natin na mahabagin ang ating Diyos, sasabihin natin, may awa naman ang Diyos. Ang dahilan para pagpatigasin natin ang ating mga puso sa salita ng Diyos. Sometimes, affliction that God allows us to experience was a mean to refresh our memory to what God can able to do for us. Kaya po sa mga pagkakataon na may nararanasan tayo mga bagay na hindi maganda sa ating buhay, paraan din po or way din po ito upang alalahanin natin or maalala natin na mayroon tayong Diyos na may kakayanan at willing tayong ialis or isalba sa hindi magandang sitwasyon ng ating buhay. Sa aking pong pag-aaral about Christ the Redeemer, ang sabi po ng isang manunulat, "This psalm is very useful to us to put us upon recollecting what God has done for us and for His church formerly, and what we have done against Him, against God. It may also be of use to us for warning against those sin of unbelief and ingratitude. And this we must put into our hearts and mind. The high God, our Redeemer, the God who is exalted over all, the true and living God, let the truth be brought into our recollection that Jesus Christ, our Redeemer, has delivered us from the many bandages in our lives." The Word of God says in Isaiah 41 verse 14b, "For I myself will help you, declares the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel." Job 19:25a, "I know that my Redeemer lives." Let us declare it aloud to ourselves. 1, 2, go. "I know that my Redeemer lives." Ang paalala po sa atin, let us tell our descendants, sa angkan, mga kamag-anak po natin, tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, His power and the wonder He has done into our lives. Yung mga bagay po na ginawa ng Diyos sa atin, then they will put their trust in God and they will not forget His deeds and would keep His commands. So, yan po ang nilalaman ng Psalm 78. So, huwag po natin kakalimutan at aalalahanin po natin patuloy na ang ating Diyos, ang ating Redeemer. No? Napakaganda po ng Isaiah 41, "For I myself will help you, declares the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel." At patuloy din po nating isipin or tandaan itong verse 35 na nagsasabi po "They remember that God was their rock, the God Most High was their Redeemer." So, naalala po ng mga Israelita kung sino ang kanilang rock, kung sino ang kanilang Redeemer. Likewise, sa atin din po, alalahanin natin kung sino ang rock ng buhay natin, kung sino ang ating Redeemer. At yun nga po, sa Job, ang sabi nga po dito sa Job 19, uulitin po natin ito, "I know that my Redeemer lives." Buhay po ang ating Diyos na tumutubos sa atin, na nag-redeem sa atin sa anumang sitwasyon ng ating mga buhay. Kaya po sa umaging ito, dadako po tayo sa ating mga panalangin. Samahan niyo po akong muli at alam ko po na
Diringgin ng ating Panginoon ang bawat panalangin na sasambitin natin ng may pananampalataya sa ating mga puso sa umagang ito. Ang una pong prayer item natin, magsusunod-sunod na lang po tayo, no? Una po, lift up ourselves to God. Pray that God redeem us from the sins that we commit every day, that God cleanse our hearts for us to have a deeper relationship with Him. Pangalawa po, ipapanalangin natin. Pray that God redeem us from the sin of unbelief and ingratitude to Him. Pangatlo, pray that God redeem us from every kind of sickness and diseases. Enumerate po natin yung mga sickness and diseases na yan. Pangapat po, pray that God redeem our pastors and church leaders in times that they are experiencing discouragement in the ministry. Pray that God redeem our nation from calamities, chaos, poverty, dishonest officials, and even employees in all government agencies and institutions, dishonest election this coming May 2022. Pray that God redeem all the people who have not accepted Him as their Lord and Savior, having a genuine repentance and faith in God. So let us pray. Heavenly Father, we thank you once again for this time, O Lord. Panginoon, itinataas po namin at idinadalangin namin unang-una ang aming mga sarili sa iyo, Panginoon. Lord, that you forgive us from every single sins that we have committed every day of our lives, Panginoon. Lord, we pray that you cleanse us, O God. Cleanse our mind, our hearts, O Lord. Hayaan mo po, Panginoon, na sa paglilinis mo sa aming mga puso at isipan, mas lalo kami magkaroon ng mas malalim na relasyon sa iyo, Panginoon. Mas makilala ka pa po namin, Panginoon. Ama, napakabuti mo, O Diyos. Kaya nga po sa umaging ito, patuloy din po namin idinadalangin ang aming mga sarili, Panginoon, at ang iba pang mga kapatiran namin, O Diyos. For the sins of unbelief, O Lord God, Father, we pray that you redeem us from this sin, Lord, the sin of unbelief and ingratitude to you. Panginoon, may mga pagkakataon, O Lord God, lalo na sa mga panahong ito, O Lord God, na sumasagi sa aming mga puso at isipan ng unbelief, O Lord God, na maaaring katulad, Panginoon, ng mga Israelitas, O Lord God, noong araw, na salamin din po namin ang aming mga puso at isipan, Panginoon, ang aming kondisyon, Panginoon, na may mga pagkakataon, O Lord God, na hindi po kami naniniwala sa iyong mga pangako, Panginoon, hindi na namin mapangawakan, Panginoon, ang iyong makapangyariang salita, Panginoon, at Lord, ang aming mga puso ay nakalimutan ng magpasalamat sa iyo, Panginoon, sa kabila ng maraming himala at magagandang bagay na ginawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. Totoo, Lord God, na pinapadaan mo rin kami, Panginoon, inaalaw mo na meron din po kaming mga pinagdadaan ng hindi maganda. But Lord, we thank you for indeed, O God, you remain to be faithful unto us, O Lord. Hindi naman po kami natalo, Panginoon, sa mga sitwasyon na hindi magaganda. Ngayon po, Panginoon, sa mga oras na ito, patuloy po kaming nananatiling, nakatayo at nag-i-experience, Panginoon, ang tagumpay na ibinibigay mo sa amin. Lord, hayaan mo na ang mga pusong ito ay patuloy na manampalataya sa iyo, Ama. Patuloy, Panginoon, na maging ang aming mga puso ay pusong patuloy na nagpapasalamat po sa iyo. No matter what is happening in our situation, O God, in our surroundings, O Lord God. Panginoon, marami pong salamat, Ama. Hayaan mo, O Diyos, na punuin mo po ang aming mga puso ng pasasalamat sa iyo, Ama. That we will recall every single miracles, every single word na binitiwan mo, Panginoon, sa aming pagbabasa ng iyong banal na salita. Hayaan mo, O Lord God, na i-cherish namin yan sa aming mga puso. Hayaan mo pong mai-apply namin yan sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Sapagkat patuloy po namin, Panginoon, na sinasabi sa aming mga sarili, Panginoon, at pinananampalatayanan na ang salita mo, O Diyos, ay buhay at makapangyarihan, Panginoon. Ama, marami pong salamat muli sa iyo, O God.
Gayun din, O Lord, kami po ay dadako sa panalangin, Panginoon. We pray, O God, that you redeem us, Lord, from every kind of sickness and diseases, O Lord God. Panginoon, napakaraming mga sakit na dumarapo, Panginoon, sa aming mga maaaring sa mga mahal namin sa buhay, sa mga kaibigan namin, sa mga kapatid namin sa pananampalataya. Katulad nga po, Panginoon, itong coronavirus na ito, O God. Panginoon, mga heart disease, O Lord God, diabetes, Panginoon, Lord, high blood pressure, O God, Panginoon, mga iba't ibang klase ng cancers, O Lord. But Panginoon, patuloy po kaming nananampalataya sa iyo, O God, that you can redeem us from all these sickness and diseases, O Lord God, sapagkat sinabi mo po sa iyong salita, Ama, that you are the God that healeth thee. Lord, we believe, O God, that you are our great healer, Panginoon, at wala pong imposible sa iyo, Ama. Loobin mo, Panginoon, na pagalingin ang bawat isa na may mga sakit, Panginoon. Loobin mo, O Lord God, na i-restore ang aming mga physical na pangangatawan, Panginoon. Loobin mo rin, O Lord God, Panginoon, na ang aming mga sarili, O God, ay madisiplina rin namin, Panginoon, upang ang maranasan namin ang patuloy na pagdaloy ng kapangyarihan mong magpagaling sa aming mga buhay, Panginoon. Ama, marami pong salamat, O Diyos. We continually declare, O God, that you are God that heals us, Panginoon. For indeed, Lord, you said in your word, by the stripes of your Son Jesus, we are healed. Panginoon, maraming salamat po. Tinatanggap po namin ang kagalingan ng anumang klaseng sakit na meron kami o ang aming mga mahal sa buhay o ang aming mga kaibigan, Panginoon, mga kapatid sa pananampalataya, O Diyos, tinatanggap po namin yan at pinasasalamatan ang kagalingan ipinagkaloob mo na po sa amin, Ama. Gayun din, O Lord God, Panginoon, we pray, O Lord, that you redeem our pastors and church leaders sa mga pagkakataon, Panginoon, na na-experience nila ang discouragement, maging nahihirapan sila sa kanilang mga ministries, Lord. Panginoon, sila po ay tinawag mo, O Diyos. Kaya nga po, Panginoon, dalangin po namin, O Lord God, palakasin mo pa pong mas lalo ang kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon, that they will focus, O Lord God, on the things that you are telling them to do, Panginoon, sapagkat sila, Panginoon, ang itinalaga mo upang mangalaga sa iyong mga sheep, O Lord God, sa mga tao, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa kanila. Father, we pray that you strengthen our pastors, our church leaders, O Lord God, and whatever need they have, O Lord, Panginoon, as they continually serve you, O God, with faithfulness, Lord. Panginoon, alam namin, O Diyos, na ibibigay mo ang anumang pangangailangan nila, O God, be it, Panginoon, financial needs, O God, spiritual needs, Lord, emotional needs, Panginoon, physical needs, O Lord God. Panginoon, idadagdag mo lang po ito sa kanila, Panginoon, habang ikaw ang inuuna nila, O Diyos, habang ginagampanan nila, Panginoon, ang pagkakatawag mo sa kanila bilang mga pastor, bilang mga church leaders, O Lord God. Panginoon, maraming salamat sa buhay ng aming mga pastor, kabilang ang kanilang buong pamilya, Panginoon. Maraming salamat, binibigyan mo sila ng kalakasan, Panginoon, upang gawin, O Lord God, ang mga bagay-bagay, Panginoon, na pinagagawa mo sa kanila, O Lord God, upang marami pang makaranas na tao, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, O Diyos, upang mas maraming tao, Panginoon, makaranas ng maganda't maayos na buhay, Panginoon. Marami pong salamat, Ama. Alam namin, O Diyos, na hindi mo kinakalimutan ang aming mga pastor, ang aming mga church leaders, ang iyong mga manggagawa, Panginoon. Lord, we thank you for blessing our pastors, for blessing our church leaders, O God, for blessing your people, O Lord God, your servant, Lord. Marami pong salamat, Panginoon.
Ama, sa umaging ito, dalangin din po namin, O Lord, we pray, O God, that you redeem our nations from calamities, Lord. Napakarami pong mga kalamidad na nangyayari sa iba't ibang parte ng mundo, Panginoon. Kaya po, O Diyos, itinataas po namin sa iyo ang aming bansa, Panginoon, that you redeem us, O God, from every kind of calamities, from chaos, Panginoon, from poverty, O God, Lord, sa mga dishonest officials and employees sa aming government agencies and institution, O God, at itinataas din po namin sa iyo ang aming election, O Lord God. Panginoon, marami pong salamat, Ama. Alam namin, Panginoon, na kaya mong hawakan, kaya mong alagaan ang bansang Pilipinas, Panginoon, sa mga kalamidad, O Lord God. Panginoon, totoo na may nararanasang calamity ang aming bansa, Panginoon. But Lord, alam din po namin na ikaw rin, Panginoon, sa iyong mga pagpagpalang kamay, Panginoon, ay nakakabango ng bansang Pilipinas, Panginoon. Patuloy ka nga po, O Diyos, na kumilos, O God, at sa aming bansa, Panginoon, Lord, alisin at eradicate mo, Panginoon, ang mga kaguluhang nangyayari sa bansang Pilipinas. We continually pray, O Lord God, for your peace and order upon this nation, O God, sa Luzon, Visayas, and Mindanao, Panginoon. Lord, nakikita mo din, Lord God, ang poverty, ang kahirapang dinaranas ng aming mga kababayan, Panginoon. But Lord, we believe, O God, kaya mo, Panginoon, paunlarin ang bansang Pilipinas, Panginoon. Kaya mong itaas ang aming ekonomiya, Panginoon. Maski po sa ganitong sitwasyon, O Lord God, kaya mong, Panginoon, pagyamanin ang aming ekonomiya, Panginoon. Marami pong salamat, Ama. Gayun din, O Lord, we pray, God, redeem this nation, O Lord God, sa mga officials, Panginoon, ng aming gobyerno, maging sa mga empleyado, O Lord God, ng aming gobyerno, na dishonest, O Lord God, na corrupt, Panginoon. Lord, sapagkat, Panginoon, dito, O Lord God, nangyayari sa mga dishonest officials, dishonest employees, Panginoon, ang mga hindi magagandang bagay, Panginoon. Lord, we pray, anumang temptation, meron sila, O God, upang gumawa ng hindi masama. We pray, O God, that you thwart every instinct, Panginoon, na kanilang iniisip upang, Panginoon, ang aming gobyerno, ang aming bansa ay maging maayos na bansa, Panginoon. Napakadami, O Lord God, ng aming mga government officials, Panginoon. Lord, kilala mo ang bawat isa sa kanila. Itinataas na rin po namin sila sa iyo, Panginoon. Hipuin mo ang kanilang mga puso't isipan, Panginoon. We pray for the fear of God to be upon them, O Lord God. Panginoon, darating po ang election sa aming bansa sa May 2020. Lord God, we lift it up unto you, Panginoon. Ngayon pa lang ay dinadalangin na po namin ang election na magaganap sa 2020. We pray, O Lord God, for an honest election, Lord. Peaceful election, O Lord God. At Lord, gayon din, Panginoon, ang dalangin namin, O Diyos, ikaw nga po ang siyang maglalagay ng karapat-dapat na pinuno para sa aming bansa, Panginoon. Mula sa pinakamataas na posisyon, Panginoon, hanggang sa mga posisyon sa aming mga barangays, Panginoon. Ama, tunay nga, Panginoon, na kung ang maiyahalal, O God, o ang ilalagay mo, Panginoon, ay mga leaders, O Lord God, na may mabutit, maayos na puso, leader, O Lord God, na may pagkatakot sa iyo, Panginoon, magiging masaya po ang mga mamamayan ng aming bansa, Panginoon. And that is our prayer, O Lord God. Redeem this nation, O God, from dishonest leaders, O Lord God. Redeem this nation, O Lord God, from corruption, Panginoon. Thank you, Lord God. At Panginoon, patuloy din po namin itinataas sa iyo ang bawat isang Pilipino, O God, Lord. We pray, God, that you redeem all the people who have not accepted you as their Lord and Savior. That you cause them, O God, to have a genuine repentance and faith in you alone, O God. Panginoon, marami pong salamat
sa buhay ng bawat isang Pilipino, Panginoon. Maraming salamat sa buhay ng aming mga kapatid, mga magulang, Panginoon, mga kamag-anak. Salamat sa buhay ng aming mga co-workers, O Lord God, maging classmates, Panginoon, sa school. Lord, silang lahat ay pinapasalamat namin sapagkat sa iyo rin nagmula ang kanilang mga buhay, Panginoon. Likewise, O God, itinataas din po namin sila sa iyo. Sila na hindi ka pa tinatanggap bilang Diyos sa sariling tagapagligtas. Panginoon, we pray, O God, for your saving grace to be upon them, O Lord. Panginoon, tunay nga, Ama, na sila rin, O Diyos, ay tanggapin ka bilang Diyos at sarili nilang tagapagligtas, Panginoon. Maranasan nila ang patuloy na paggawa mo ng kabutihan sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, ikaw nga po, Panginoon, ang siyang maghari sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Marami pong salamat, Ama. Alam po namin, Panginoon, na sa umagang ito, O Lord God, ay naiparating namin sa iyo ang mga puso namin, Panginoon. Ang mga dalangin namin, O Lord God, ay nakarating sa iyo, Panginoon. At Lord, ikaw ang Diyos na nakikinig. Ikaw ang Diyos na sumasagot sa bawat panalangin namin, Panginoon. Maraming salamat po muli sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat ang araw na naman na ito, Panginoon, ay isang patotoo na ikaw ang aming mabuting Diyos sapagkat kami ay nagising ng punong-puno ng kasiglahan, Panginoon. Nagising kami, Panginoon, na ang aming mga puso ay nananampalataya sa iyo. Nagising kami, Panginoon, na nakarinig ng iyong makapangyarihang salita, Ama. Lord, marami pong salamat. Wala po kaming ibang pupurihin, wala kaming ibang sasambahin, kundi ikaw lamang, aming Ama, aming Diyos. For indeed, O God, you are our Redeemer. This is our prayer in the mighty name of your Son, Jesus. Amen. Marami pong salamat muli sa pagsama niyo sa akin sa umagang ito. Thank you. God bless us all.